Hello guys, welcome sa channel ko, Mini PH. So, last time, maalala nyo, ito sa video na to, itong aso ko na tong male na to, takot siya sa shooter. So, hindi siya nakastad dahil takot nga siya dun sa shooter. Kaya itong ginawa ko, tinawag ko tong veteranong shooter na kilala ko. Yan, yan, sapatos pa lang, chinelas, kilala nyo na yan. So, yan, tinawag ko nga siya para turuan niya itong aso ko. Second day na to. So, pasintabi sa mga sensitive, sa mga ayaw ng ganito na may shooter. Ito, dito para sa inyo. Medyo sensitive tong video na to para sa inyo. So, ito palang veteranong shooter na to. Shooter na siya for 15 to 20 years. So, nakilala ko siya dahil hindi nga ako Caviteño. Hindi ako taga Cavite. Hindi ako lumaki dito sa Cavite. Sa Manila ako lumaki. So, hindi siya yung shooter na kilala ko. So, na-meet ko lang siya dahil siya yung shooter sa medium size, medium breed na aso ko. So, pag dinadala ko dun sa isang kennel yung medium breed ko na mga aso, siya yung shooter dun. Kaya nakilala ko siya. So, kung interesado pala kayo, pwede nyong i-message yung Facebook ko kung gusto nyong kontakin tong shooter ko. Second session na to. Yung first session, hindi pa siya talaga marunong. Tapos, hindi ko na video yon. O, hindi ko mahanap yung video. Hahanapin ko pa yung first session. So, pag nahanap ko, gagawa ko na lang ng video. Ayan, nalak niya agad. So, marunong na siya agad sa second session pa lang. Dapat nga, aaraw-arawin ko kasi parehas namang aso ko. Para lang matuto siya. Pero, nakapagpahinga siya ng isang araw dahil may stud yung isa, yung kapatid, tapos iba din yung shooter noon nung isa. So nakapagpahinga nga siya ng isang araw, pero itong second session na to, simula nito 40 minutes na siya maglock, 30 to 40 minutes na siya maglock. Ganun na siya katagal maglock. Kaya niya na din mag-natural after niyang mag-guide, maturuan paano sumampa. Kaya niya na mag-natural nga. So, yung third na session niya, wala na siyang shooter. So, hindi niya na kailangan ng assistance. Pero sa aso ko pa rin yun. Kasi pag nagdala naman kasi ng ibang aso, kailangan talaga may magga-guide sa kanila para hindi mapapagod. So, ito, si March to, yung aso kong isa, yung female. So, kukuha dapat ako ng ibang aso para kay March, pero gusto ko nga paturuan tong isang aso ko dahil sa isa kong video, natakot nga siya dun sa shooter. Noong first session niya, dito sa veteran shooter natin, medyo natakot pa rin siya. Pero, na-shoot naman din nung shooter natin. Tapos, itong ang pagbalik niya para sa second session nila, hindi na siya takot, tapos marunong na siya. Yung third session, pinakawalan ko lang sila sa garahe para dumumi. Ayun, marunong na siya sumampa. At nalalak niya na mag-isa, walang alalay. Sa mga sensitive naman, sa mga ganito na may shooter, so, hindi kawawa yung aso kasi sinecheck yan ng shooter kung pick ba talaga yung female. At yung female, hindi siya papayag na masampahan kung hindi siya pick. Magagalit siya,
Ganun ang reaction niya. So, hindi siya papayag. Yung shooter, i-verify niya, i-check niya yun eh. Kung pick nga. Lalo na sa mga baguhan na breeder. So, define natin muna yung breeder. Yung breeder, yung owner ng female. Kapag breed, yung pinakasta niya, pinaanak niya yung aso niya, yun, breeder na yun. Kahit sabihin mong isang beses ka palang nagpanak na aso, breeder ka na. So, yun yung sa terms ng PCCI. May napanood kasi ako mga YouTuber na sikat. Yun nga, ayaw daw nila ng may shooter. Gusto daw nila natural lang. So, mas napapagod pa yung male doon. Mas kawawa yung male. Kasi hingal na hingal sila. Lalo yung mga breed na naiinitan sa atin dito sa Pilipinas. Hingal na hingal sila. Tapos kung pangu yung aso mo, katulad ng Shih Tzu, mga brachycephalic na aso, French Bulldog, pug, yung mga molosser daw, mga molosser din, mga molosoid, yung mga malalaking katawan na aso, kahit na may nguso sila, manguso, kasi may nguso naman talaga yung aso, manguso sila, mahaba yung muzzle nila, nguso nila, mapapagod pa rin sila sa laki nga ng katawan nila. At syempre, pag malaki katawan mo, nahihirapan yung puso mo. So, yun. Kaya, kailangan natin ng shooter para hindi mahirapan yung male natin. Kasi kung pagod na siya, kawawa siya. Kakasampa niya. Tapos, kung hindi pa niya ma-shoot, wala siyang, hindi niya malock sa araw na yon, pagod siya, pero tapos nandun pa yung drive pa rin niya. So, mas kawawa siya lalo. So, ito nga ay 40 minutes lock ng aso kong ito, stud dog kong Maltese. Kaya hindi ko ito puputulin. Nalagyan ko na lang ng music to mamaya kapag hindi na ako nagsasalita. Pero 40 minutes to na lock. Update ko na din pala kayo. So, meron na akong first investor. So, gagawin ko na lang ng video yon. Merong nag-invest sa kennel ko. So, gagawin ko nga ng video. Tapos, magkakaroon na rin ako ng first sponsor. Yay! Di pa ako monetize, pero magkakaroon na ako ng sponsor. So, abangan nyo, subscribe kayo. So, marami pang bago. May in-order din ako na bagong dog cage. Abangan nyo rin yun. Tapos, meron pa rin akong pinalagay para dito sa kennel. Para makatipid sa kuryente. Tapos, ipapa-aircon ko na, split type aircon, yung kennel. So, abangan nyo yun. Subscribe kayo. Yung paper ni March, alam nyo naman si March ay naka-listing lang. Paper niya hindi pa dumadating. So, pinakastahan ko na siya dito sa aso ko din para kasi first time naman din siya eh. First timer siya. So, konti yung anak niya. Dito na muna siya sa aso ko. So, sa susunod na breeding sa labas na, hindi na in-house, kukuha na ako ng stud dog. Itutuloy ko na. Kasi nakapag-inquire na rin ako, pati itong si veteran shooter natin, nag-send nga ng recommendation kung saan ko dadalhin yung aso kong si March. So, meron na siyang nirecommend din at meron na rin akong mga contact para kay March sa susunod na ibibreed ko siya. So, paano ko ba siya prepare? Gagawan ko na lang siguro ng video. So, abangan nyo din yung video kung paano ko prepare si March sa breeding. Kaya subscribe.
So, matagal talaga tong video na to kasi nga, koy talak no, na 40 minutes. Ito yung unang 40 minutes ni nung stud dog ko sa akin na Maltese. So, nagtitake naman siya ng vitamins. Okay, magalala yung appetite niya. Malakas naman. Medyo, syempre, pumapayat siya. Pero, hindi naman siya nagiging skinny na ribs. Hindi mo makakapa kasing ribs niya kasi magana siyang kumain talaga na aso. Yung mga Maltese ko, hindi sila picky eater. Pati si March, alam niyo naman yung lahi ni March, lahing picky din yan. Pero hindi siya picky eater. So may bago rin pala akong dog food na binili. Panoorin nyo. Abangan nyo. Tapos may mga freebies yung binili kong dog food. Mamaya makikita nyo madilim na nung lock nila. So, ang tagal nga kasi nila. Si Shooter may schedule pa rin naman siya sa ibang kennel. Doon naman siya pupunta sa pinupuntahan kong kennel para sa mga medium breed kong aso. So, doon ang next niyang session. Tumambay lang siya sa akin. Pwede naman siyang umalis, pero kasama ko yung Shooter dyan. Nagkikwentuhan lang kami. So, umalis siya nung natapos yung lock. Hinintay niya. Matapos, tapos, yun lang. Pumunta na siya doon sa kilala ko rin na kennel nga. At may session siya doon. So, hanggang dito lang siguro yung pagdadaldal ko. So, papasukan ko na ng music para hindi kayo mabwisit sa akin.